Ni Wise. Yeah. Eto na. And it is the Valentina on the jungle. Si Wise ngayon ang gagamit ng Valentina, another surprise hero for the jungler of Blacklist International. Gusto ko malaman yung kits nito daw, pero may onting pokes. Umpisa pa lang oh, siya. Mahinit na agad. Parang ramdam ko na agad na talaga nga nag-aral din yung mga teams natin kahit kahapon na talaga nag-practice sila for this one. Yeah. Pero makikita natin for Blacklist International, parang kay OMIV, hindi siya yung usual na sisilip muna doon sa buff ni Cartesian. Yeah. This is also the signature pick of Venus, the Lolita. Pero sa side naman ng Echo ay comfort din nila mga picks na to. What I like about these teams is alam din nila yung rotation ng junglers nila eh. May ginagawang respeto ang Echo para kay Carl. Kiniklear nila lahat. Tapos nire-respeto din naman nila ang jungling patting ni Wise. Oh, kaso yun nga lang, masastand dito si Haji. And again, kamuntikan nang mag-level 4 si Carl, si PZ. Kung nagkataon lang, possible kill yun para sa kanila. Importante ang late game para sa Blacklist International dito dahil meron silang Claude tapos meron silang Lolita. And Echo needs to kind of fix that. Kung papansinin natin yung composition ng Echo, gusto nilang tapusin agad yung labad. Kung kumpara natin sa Blacklist, hindi ganun kataas yung scaling. Yeah. Trying to say here is, Echo, medyo nasa deadline sila ngayong game na to. Sila yung may expiration date at kailangan nilang kunin. Yung timing na yon, we all know the Lord Dance ng Blacklist. Meanwhile, pero top lane natin, Edward, kamuntika na, almost low on life. Wow. Pero nandun pa rin ang disiplina ng ating mga players. May unting pa ka ba, no? Oo, parang konting tibok muna, pero hindi mo na ibibigay. Pero hindi pa rin na tinitigilan yung top lane, sakto dun din ang turtle objective. Ang maganda dito sa Echo, nire-respeto na sila. Hindi na sila yung type na, sige, sugod tayo eh. May pokes muna sila nagagawin. And then kapag nag-back, kapag nag-back, mag-go. At saka mag-go. Pero yung nga lang, Yawi, mag-go doon. Ginamit ang rough waves, heavy spin. Oh. Laban ng mga tumpo. Pero Cartesian makakakuha ng turtle doon. Lumina Blast, tatamaan ang dalawa. Pero yung nga lang, patamaan din ang charge. Disengage para sa ating mga teams. Again, pakaba muna. Kung papansinin natin, nag-level 4 doon si Yawi dahil nandun siya sa may mid lane. Top lane pumunta doon si Sanji na typically mid lane. So, ibig sabihin, nagbigay sila ng konting XP doon sa may XP lane, tapos nagbigay sila ng konting minions kay Yawi para maging fight ready. Kaya ang papansinin, ang daming ultimates na naibato ng Echo noong time na yun. Nagkaubusan, nagkaagawan ng heavy spin. Mm-hmm. Pero talk to me about this. Purifies coming in from Blacklist International. Napaka-crucial na battle spell, tama ba? Sobrang crucial. Good thing that you pointed that out kasi yun yung dahilan kung bakit hindi nakapag-ulti or nakasisid si Yawi. Well, definitely na-pop niya yung ultimate niya pero walang tinamaan mula sa side ng Blacklist International dahil pag once na nag-petrify siya, nakita natin double purify yung sagot ng Blacklist International. Pinaghandaan na rin ng side ng Blacklist International yung possible Kadita pick. Yeah. Again, Yawi magtatago dun sa bush pero sa mga teams natin ngayon, mapansin natin na talagang kinakapitalize lang nila yung mga pwedeng taguan na pwesto. Wala pang nangyayari sa ating laban. Alam natin itong Kadita signature pick na talagang hiniyawan last night. At nakikita din sa mga streams ni Yawi ay mukhang inaral na ni na Coach Bon at ni na Dexstar ang maging ni Eson. Kaya prepared sila dito sa battle spells. And right now, ang main strength ng Echo na nakikita natin is kaya talaga nilang sumingle target. Kaya nilang mag-pick off. Yes. Kaya nga sila House of Highlights kasi parang lagi silang may fast break. Yes. Yung bush palagi na play na ginagawa nila. Tapos kapag mataas na yung stacks mo doon sa conceal, makakakuha ka ng cross map play na halos 1/4 ng length ng mapa kaya mong i-traverse. Mm-hmm. So kung maaari nandun sa right side bush dito, pwede kang makarating doon sa my lord. And ganun din yung kanilang lineup mismo. You have knock-ups, you have heavy spin, pero yung dalawang kupuna na to is very quiet. Dahil ayaw magkamali. Game 1 is the most important game sa lahat ng game. Isipin mo pa lang, para dito sa ating pangalawang turtle, hindi pa rin talaga masyadong pumuposisyon ang ating mga players. Even the ultimates ay talagang iniingatan nila na ibigay. Pero Sanji ay gagamitin ng Feral Airstrike just to clear the minion wave. Lahat ng resources ngayon ay napaka-importante. Pinag-uusapan natin yung mga bush type ng galaw para sa Echo. Sumusubok si Edward. Nakatago si Yawi. Oops! Sandboard matutot doon. Papasok si Yawi. Heavy spin para kay Wise. Tapos si Yawi makukuha first blood para sa side of Blacklist International. Papasok din. Lumina Flash for the queen. Dalawa ang masistan. Sanji is down. Blacklist International with another objective as they will take the turtle. Nakahanda ang agents doon sa bush play. At yung paghahandaan nila doon, Manjin, ni Nakaw, ni Wise,
yung ultimate ni Carl TC. And that is the heavy spin. Mind you guys, yung heavy spin merong cleanse mechanic yun. May mini purify kapag inactivate mo. So after matalunan nga naman ni Yawi na meron siyang petrify pati yung ultimate, the combo will be there. Kaso natanggal yung mga stun. So technically speaking, apat yung purify ng so, Blacklist International. Sobrang daming option din talaga ni Wise kung anong gagamitin pa niya pagka if ever sa objective, pwede yeah. Heavy spin. Even yung gamit din dito na hero ni Yawi, pwede niyang kuhanin. Oh, no. Bring another number ng Blast. Sagi kagamit ng kanyang Fairy Air Strike. Ganun na kagrabe ang aggression ng teams natin ngayon. So, ibig sabihin, nakaready talaga yung Blacklist. Napanood talaga nila yung replay kagabi sa lakas, sa sobrang lakas ng kadita ni Yawi. Kumbaga, kung sobrang parang piyesta ng San Juan yung laro ni Yawi kagabi. Ngayon ay naputulan sila ng tubig. Nawalan muna ng tubig. Nawalan muna shortage. Ng tubig. Nagkaroon ng shortage. Hindi muna nakabayad. Naka-ready ngayon ang Blacklist sa aggression na gustong gawin. There you go! Heavy spin na naman to counter the play. Always ready, Blacklist International. The counter, the answer wala sa side ng Blacklist International. Di na kailangan explain. Kitang-kita nyo naman. Activate lang ng heavy spin. Wala nang magawa si Yawi. At kailangan isolve to ng Echo. Paano sila gagawa? Lumalaki ang kalamangan. Heavy spin dito para kay Carl DZ. Pero mas makakansin nga lang yun. Oh, heavy blazing duet sa Angie with a kill. And it is going to be a one-for-one trade. Pero makakakuha ng Torre ang side ng Blacklist International. Alright. Nagiging intense na ang ating game. At mukhang nakikita na natin yung kwento ng laban na to. It is Blacklist International na nakahanap ng counter, pinutulan ng tubig. Nagkaroon ng water shortage. Ang kupunan ng Echo, ang kupunan ng Orcas, at mukhang nagkakaroon na sila ng mga desperate attempts to get pick-offs. Ilang attempts ang nakita natin? Tatlo na nag-fail. At nagkaroon ng favor yun lahat sa Blacklist. Actually, kahit nung last team fight or last objective na nakuha ng side ng Blacklist International, parang hindi din prepared yung Echo nung, nung time na yun. So, pwede nating sabihin that for Echo, they're thinking too much kung paano sila kukontre. Yeah. Ito talaga yung breaking the code na ginagawa ng Blacklist International. Nakita nila na Akai first pick ang ginawang solusyon ng Echo kahapon nung after nila matalo ng isang game sa RSG. Yeah. Yung Akai tapos ninakaw yung Farsa. So ang dalawang alam nila dito is magkakaroon na Akai at a certain point pati na rin nung isang Kadita. So ang ginawa nila, inopen nila yung Valentina para pwedeng gamitin on both ends. Wow. So sobrang lupit na troubleshooting. Yeah. Buna sa side sa Blacklist. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Sobrang lupit nun. At ang kailangan mag-troubleshoot ngayon ay ang kupunan ng Echo kasi nakita na nila na hindi pala gumagana itong gusto nating pick-off game. Isang kaninang umaga ay nakausap ko rin si Coach Panda about the game last night at kunento niya sa akin na ang pagkakamali namin ay hindi kami naka-purify. Hindi namin nerespeto yung mga Splash Island. Kaya ngayon, kita natin na sobrang effective nung Purify. At ngayon, sobrang effective. Ngayon, natututo din ng ating mga audience na okay, kailangan mo respetuin. Even yung Fatal Link, sometimes, ng Atlas, even yung mga Cho Knock-Ups, ay kailangan mo talagang respetuin. Kasi nga, doon din nag-e-excel ang Orcas. Doon nag-e-excel ang Echo sa kanilang mga fast break. Kumbaga, kung ihalin tulad mo to sa basketball, pwede mong i-block yung alley-oop. Bago pa i-alley-oop kay LeBron, i-block mo na yung pigilan pasa. Mo na agad. I-block mo na yung pasa ni Dwayne Wade. Tsaka parang nangyayari din, pagka pumasok na, meron din naka-ready na heavy spin from Wise. Yun nga. So para ikaw medyo malilito ka kasi may heavy spin din yung kakampi mo. So akala mo ikaw may protection, yun pala, ikaw yung makakancel out. At dahil nga sa mga na-mention natin, kung ikaw ay fan ng Echo, ang iisipin na dapat nila ngayon is, paano kami makakahuli? Nasaan ang stun namin? Paano tayo makakastun sa apat na purifies na to? Purified water. Anong purified kay Yawi? Water. Purified water na talaga. Pero kailangan ng Echo ngayon na humabol as Blacklist International again will start the turtle objective. Sanford ng lalambot. Another kill para kay Wise habang si Edward may iwan sa apat na players ng Echo. Merong Lumina Blast, tatama ng dalawa, saktong-sakto naman doon. Masama mo pa ng Wilmer Manipulation, Guard Easy with a heavy spin and a disengage for them. Habang si Yawi walang tatamaan, Benny Cutie with a free hit. Oh my V and the rest of Blacklist will disengage. Mukhang may libre pa nga silang turtle. So may onting ginagawang overextensions ang Blacklist International.
Baka yun yung kailangan ng Echo gawin. Huwag na lang sila mag-set at mag-punish sila. And mapapansin natin dito sa playstyle ni Wise on this Valentina, hindi pa natin nakikita yung items pero naka-genius one siya dito. So, nagtitake advantage siya sa damage output niya. In fact, kaya niyang tumunaw talaga, nakikita natin eh. So, more on damage department itong ginagawa ni Wise. At syempre, yung ultimate na Akai na kinukuha niya palagi sa Echo, parang pinalitan lang niya yung retry niya ng isang Purify. So, parang dumami yung battle spell niya. Dumami, nadagdagan pa yung kit niya para mahirapan siya maging target dito from Echo. So, nakita na ng Echo yun eh. Nagets na ng Echo na, okay, dugi na tayo. Ang pwedeng mauna talaga ay Blacklist. Hindi tayo pwede mauna. So, sa mga ganitong sitwasyon, kailangan i-bait mo yung mga battle spells. And kailangan mo rin magpakunat. Nagpakunat na si Sanford. If I'm not mistaken, ayun na. May Dominance Ice. At nire-respeto niya na yung damage output ng Blacklist. Kailangan ng Radiant Armor ng Echo dito. Pero kailangan pa din nilang isipin mamaya itong si Claude. Oy, meron Conceal Play. Yawi with that Rough Waves. Luminum Blast para sa La Queen. Sakto sa Sirena. Pero may Blazing Duet para dito kay Oheb. Heavy Speed para kay Cartesi. Very cute yung may iwan doon. Magda-dash in. Another kill for Blacklist International. Gawin mo double kill para kay Wise. At isang Torrent para sa kanila. Nakahuli sila ng isda. Parang murami. Blacklist International naghanap ng Sirena at mukhang gugustuhin pa ang Lord na ito. Sakto sa lambat pero si Saji makikita doon. Pinaprepare an airstrike na stun and another kill. Tatlo ang patay para sa side ng Echo. Echo, akala nila kaya pa nilang pumalag. It was 2v4. After nung kill doon sa isang member ng Echo, pumalag dito si Yawi, Belly Cutie as well as si Carl TZ. Magkita sana idea, meron ka mga ultimate, yung Kai ultimate, and of course yung models coming out from Belly Cutie. So meron kang AOE damage, sana kaso kinapos. And of course, Haji, having so much damage, talagang na kontra niya dito yung Melissa. Yeah. Problem with Melissa is, problema niya, wala siyang problema sa physical damage, pero yung mga nuke mages, yun talaga yung struggle niya. Yeah, talo siya dun. Mm-hmm. Lalo na't yung kahit mag-falling siya, mag-falling out, ay hindi rin kakayanin dahil alam din ng Blacklist kasi yung damage nila. Yung ginagawa ni Venus na Numinum Blast, laging may delay eh. Mm-hmm. Laging sige, ibibait ko muna and then respetuhin nyo. Ang ganda sana ng ginawa ng Echo na binait nila lahat ng skill and then go si Benny Cutie. Pero sa ngayon, maging yung bagyo ay may shortage. Oo, maging yung bagyo ay kina-cancel ng Blacklist. Tsaka na nangyayari ngayon para sa Echo, para nauuna sila mag-set, kaya inaantay na lang ni Oh My Venus, tapos isang diretsyo ng Numen Blast. So ngayon may kita natin for Blacklist International, meron silang Lord. Mm-hmm. Grabe yung kanilang minion na management at may nakaabang na players ng Echo sa top lane. So possible na talaga makakuha pa ng panibagong objective dito ang side ng Blacklist International. Imbis na i-cancel yung classes, kinancel na lang yung bagyo, Martin. Kinancel yung bagyo. Kailangan mo ng delikado eh. Kinakancel ngayon si Bagyong Benny dahil masama ang panahon para sa Echo. May onting conceal play na gagawin ng Blacklist International. In the bottom side, there's your Lord. Here's your setup! Ito na yung Numinum Blast. Wala tatamaan doon. Ito na yata ang possible na pag-counter ng Echo. Ginamit ni Wise Feathered Airstrike naman ngayon just to zone up the players. Napakasakit. Sanji, may sagot din. Oh my God. Hindi muna. Mainit ang pinapakita ng ating mga teams pero mainit na defensa dapat ay ipakita ng Echo as another minion wave will flow on the middle lane. Ginamit ang real world manipulation. Sanji mag-flicker doon. Yawi papasok. May iiwan sa gitna ng lima. Blazing Duet para kay Oheb pero makakancel. Ito na ang Echo. Papasok ba? Hindi. Heavy Spin para kay Cartesi. Oh my Venus, no of life. Dalawa may effect. Nominum Blast for the counter. Cartesi is down. That is a one-for-one exchange. Blacklist International will take a tower. Sobrang commendable si King Wise on copying everything. Ang ultimate copywriter ng Blacklist International ginagamit din maging yung Feathered Airstrike. King Wise on a roll! Parang sabi kasi, konti lang daw yung hero na kaya niyang gamitin. Ngayon, ginamit niya lahat ng mga ulti ng hero. Lahat! Ginagamit ko lahat! Nakita natin yung Echo na may malupit na play coming out from Yawi. Very commendable yung heroic play niya going for the cancel on the real world manipulation. Ang mas maganda pa doon, may napatalon siyang dalawang members ng Blacklist International nung nagpupush na nga sila doon sa base ng Echo. And an Echo punished. However, Echo, pagkagamit nila ng ultimate ni Cartesi, hindi ganun kasolido kasi parang tinulungan pa nilang mag-back yung mga members ng Blacklist International. After niyang makagamit ng ipit, parang may mga napalayo. Eventually, nakuha nila kill kay Edward pero masyado nang malayo yung backup ng Echo. So, kumbaga, yung setup
ng Echo hindi naging enough for their damage output. Napakatagal hihintayin ng Echo yung opportunity para makapag-in and out. Ooh. Ilang in and outs ang gagawin? Here's your conceal. Pero conceal, si Cortez yung pwede makasalubong dito. Nakita nila si Prodigy. Masastun. Kita nila si Prodigy. Nakapwesto din si Benny Cutie at saka si Sanford. Ito yung Lord, magkakaroon ulit tayo ng Lord Dance as Wise. Take note of that heavy spin on the IMU. Ginamit ang Falling Star Moon. Hahabulin yata si Sanford. Alright. Sprint used. Okay. Yahweh pumapwesto. Nakita nga lang ni Venus. Mapapa-out muna dito ang Echo. Naka-ready ang Blacklist International for this Lord. Another Lord trap na minention natin last, na minention niyo Wolf. Up. Last time, here you go! Ay, Oheb! Nakapag-back away. Nakapag-BMI out dito si Oheb. May iba, si Edward. Sanford and Cartesi on the front. Terrified. Yahweh, papasok. Sino target nila? Benny Cutie, ginamit na ang go-away. Habang si Wise nagamit na rin. Kaya IMU. Oh! Uy, uy. My! V! It's still alive! Pero nga lang papasok si Edward. Falling star para kay Sanford. Disengage para sa kanila. Nakaangat ang minion wave doon sa may bottom lane. Echo and Blacklist International na extend muna ang Lord fight. Walang tubig! Walang maliligo! Blacklist International survives the attempt! At dahil dyan, may Lord pa silang makukuha! Ginawa na ng lahat ng creativity ng Echo. Tinry nilang gamitin pang bait itong si Sanford sa Mayawi, punta doon sa may left side, tapos si Punish si Oheb. Pero hindi pa rin nila napatay. Itong si Oheb na merong defensive item, Wind of Nature. So they didn't have the damage. Tapos pag wala na kasi dito si Sanji at si Yawing Ultimate, hindi na rin sila makapalag. Then again, Benny Cutie, sumasakit na yung Chakadal. Ang layo nang naabot. Unti-unti nang lumalakas unti-unti ang signal na. Ng bagyo. Unti-unti nang sumas... Unti-unti nang nagkakaroon ng mga report. Sina ka, Ernie. Unti-unti nang nagkakaroon ng report sina Kuya Kim. Mamaya magkakaroon na ng alert. Magkakaroon alert na ng level. Alert. Kasi yun yung game plan pala ng Echo. Mm-hmm. Palakasin na lang ang bagyo. Palakasin si Benny Cutie. Kasi nagitsin ng Blacklist International eh. Nakita natin na mula si Oheb, namula din si Oh My Venus. So kailangan respetuhin nila yun. Kaya hindi nila nakakuha ng kill ang Blacklist International. Pero ito na, ang Lord ng Blacklist, magmamarcha sa may middle lane, madedepensahan ba ng Echo dahil nakapwesto na ang kanilang kalaban, isang mabilis na pag-clear. Oh My V with a charge, have the spin, okay. Parang Cardizzi. Sa kaliwa. Oh My V nawala ng immortality, pero sa kabilang banda, oh Yahweh makukuha doon as the minion wave of Blacklist International is flowing. Medyo may extend, Edward mamatay doon. Oh, pero next time parang Asachi and Wise is still alive. And the game was purified. Blacklist International purified their way. At talagang na-shutdown ang mga Orcas. Ang daming attempts na ginawa ng Echo to pick off. Unti-unti nilang nilalabas ang Echo Express. Pero sabi ng Blacklist,